So, what's up mga idol na soy? Pati ba ito mga idol? Gawain pa ba na ito ng isang congressman na so, humingi po ng tulong yung isang ano po mga idol na so, dahil DPWD po yung kanyang kapatid siguro mga idol. So, gawain pa kaya tumulong na ating mahal na congressman. So, walang pinipili po yung ating mahal na congressman. So, ito sa halalapit po ng mga idol, sana supportahan po natin siya. No? Ito po, panoorin po natin kung paano po tulungan ang ating mahal na congressman ito, no, mga idol. So, hindi man sa pagbubula mga idol, bali ito mga idol ay talagang ginagawa po talaga ng ating mahal na congressman. Nasa puso po niya talaga, no, mga idol, no, yung pagtulong sa tao, hindi po yung mangikil, no, mga idol. So, ito po, panoorin po natin ang video. So, may nakalimutan lang po tayo. Bago pa lang lahat mga idol, paki-subscribe po natin ng ating YouTube channel, no, para masubaybayan po natin ang pinaka-buong video. Maraming salamat po! Paano daw nasabi ng doktor na hindi ito nakakapagsalita, na check daw ba niya? Na ganun po. Ang nare-request po niya sa akin dapat daw po is sa developmental pedya po. Eh wala daw po sa DASCA. Pari sa UMC lang ang meron. Ano yung UMC? De La Salle University. Layo ng UMC sa De La Salle, ano? DLC. University. Okay, yun po yung pinaka-medical. Medical Center ng De La Salle. Ito po. Das Marinas. Meron din naman po sa yun nga po sa PGH, kaso 2025 pa po kami. Hindi, ganito. Saan mo gagamitin yung ID ng anak mo? Ano po kasi nila din yung itong privilegio din po nila. Pwede po kapag po may sakit sila, yung peseta po, pwede pong may discount po sila. Pagaya po sa senior. Ilang panganay? Dalawa po. Dalawa po. Ilang taon ang panganay? 14 po. Parehang special. Oo, parehang developmental delay po yung case. Mabuti, anti-buy mo, ano? Yan, masakit ano po, yuda na siya. So, siya na lang po niya kataguyo sa dalawang niyang anak. And then, hindi siya makapaghanap ng trabaho dahil kailangan niya talaga. So, single parent ka? Kailan namatay? Kailan namatay, Mr. Ma? Nitong January 29 lang. Ito? Opo, nitong taon na. Cardiac arrest. Cardiac arrest? Gusto ko man po magtrabaho para kasi may tindahan. Kaso yung kawal mo, dalawa po kasi alaga hindi matanda. So yung dalawang mga anak, pareho ang special child. Okay, ang panganay mo, ilang taon? 14. Yung pangalawa? 13. So, kailangan mo ng ID, ng PWD ID, para maka-avail ka ng discount sa gamot. Okay. Yung panganay mo, meron ng PWD? Meron na po. Yun po kasi, nung kaya naman po ka po nakapag-apply nun kasi nung time pa po na yun, nagtrabaho po yung asawa ko. Kaya... Hindi, alam mo, sobrang hirap ng sitwasyon na. May kapatid ako, special child yung anak niya. Kaya alam ko na... Kaya nag-request ako sa'yo ng permission na i-video natin para sa kaalaman ng iba na may problemang katulad mo, no? Bago natin pag-usapan yung problema mo, tatawagan ko yung kapatid ko. Sanay siya dyan eh. Ano bang ginagawa ng anak mo pag yung parang sinusumpong? Yung po, pag po... Kasi kahit minsan po, kapag po bawal din po silang masyadong busog, pag busog po, kinukumulsyon na po sila. Pag naman po... Yung sa normal po na lagnat, yung 37 normal pa lang po, sila po kukumulsyonin na rin po. Ang alam ko sa pagkakalam ko doon sa kapatid ko, doon sa anak niya, pag nagutom, ang sama rin ang epekto. Yung inuumpog ang ulo, yung sinusuntok. Sinasaktan po niya. Kaya po, minsan po talaga siyempre dumadating na magnanik, parang naririndig ako. Inaawa na ako, minsan po na natutuklat na lang po niya yung ano. Tinatali ko na lang po. Sabi nga rin nanay ko, pag nakita ka ng ano, baka isumuka pa sa DSWD. Hindi tama yun eh, pero anong gagawin mo? Yun nga po eh. Kesa hindi rin ako po kasi na, siyempre hindi nga.
expression siya niya, hindi nakakaintindi na, na hindi mo rin naman alam kung nasasaktan ba talaga siya. Kasi kahit tumatagos na po yung dugo, talagang inaano niya. Misa naman pag naitali ko na, yung ulo, yun namang ulo ang gagawin niya. Diba? Ganun niya sa... Pero, atibay niya, dalawang anak niya, special child, pero nakakangiti ka pa rin. Kailangan. Wala naman na po silang paghuhugutan. Isa lang ang kaya ko sabihin dito. Kahit ganyan yung sitwasyon mo, nananampalataya ka sa Diyos. Oo naman po. Kasi pag ang tao nawala na ng tiwala sa Diyos, hindi mo na makikita ng hindi. Ba't ka naman napaiyak? Tama po. Ngawa ka, may pera ka dyan. Bigay mo na lang. Bigay mo po. Nagbibigay ka. O ba't ka pa lumapit sa akin at bibigay pa rin sa doon? Kaya po. Kaya ganito. Bago natin pag-usapan yung talagang problema mo, kakausapin ko yung kapatid ko. Makakatulong ito sa'yo. Isa. Ay, meron akong bisita dito na hingi ng tulong kasi yung dalawang anak niya parehong special child. Medyo kabisado ko ito gawa ng case ni RB. Pwede bang yung number mo ibibigay ko sa kanya tapos mag-text siya para ma-share mo yung knowledge mo about how to handle ganitong mga bata? Sobrang nakakawa, ito single parent. Tapos dalawa yung anak, isang 14 years old, isang 13. Oh, wow. Dati kapareho ni RB. Yung may time na inuumpog yung ulo. Yung dugo na yung mukha at saka ulo, no? No. Ang isang idea ko, nare-recall ko, yung sabi mo, bawal na bawal yung nagugutom. Diba? Tsaka maling pagkain. Yung number mo, ibibigay ko sa kanya. Magte-text siya para yung mga knowledge mo about sa ganito. Para ma-handle ng maayos. May share mo. Tapos ito pala, kaya pumunta sa akin, may problema dahil yung panganay niya, meron ng PWD ID. Yung pangalawa, wala pa. Ano bang SOP para makakuha ng PWD ID sa LGU? Ang hinihingi talaga nila ay may doctor's result. Ibig sabihin, kailangan may nagpatunay na doktor na ito ay may diferensya sa may pagkukulang sa pag-iisip. Para matukoy kung anong klase. Yun yung katemo. Mental retardate o kaya autism. Kaya kailangan ng doktor. Hindi sila nagbibigay ng ID nang walang information from the doctor. So, hindi ito pwede doon sa mga clinic lamang na kumbaga dapat espesyalista. Dapat espesyalista talaga yung para sa ganun. Ano yun? Ano yung sinasabi? Developmental pediatrician. Developmental pediatrician. Saan pwede makakuha no? Saan meron yan? Usually, PGH? Meron yan sa Kalamba Doctors. Ipapasa ko doon sa kanya, yung mga doktor na pwedeng puntahan. Yun ang malapit nga yun po sa UMC. UMC daw ay DASMA. DASMA? Ahanap kayo kung meron sa DASMA. Sige. So, ibibigay ko yung number mo sa kanya para magkaroon kayo ng regular communication. Sige, no problem. Okay, thank you. Bye-bye. So, kailangan talaga sa... Anong doktor yun? Sa UMC. Then, nasan? Hindi, anong doktor? Developmental pediatrician. Mahirap nung may edad na. Ako, dinadaan ko na lang sa patawa-tawa para hindi halatang may edad. Nung buhay pa po kasi kung si yung asawa ko, dapat po talaga nitong April na ano, nung nakausap po namin nung January dito nga po sa Pindao, na hindi nga po pwede, kumontak nung time na yun, sabi nga yung ano, sa Pindao na sa UMC meron, sa Las Piñas, since mahirap nga po i-biyahe yung bata,
kasi kailangan may kasama po talaga. Wala ang asawa ko kasi Hindi, mayroon talaga yon. Especially kung wala kang sariling sasakyan, may sasakyan ka. Wala po yung sobrang hirap. Eh, dalawa yung anak niya. Pag dinala mo pareho yon, baka yung isa tumalo sa jeep, hapunin mo na. Malaking problema talaga. Saka pag napunta po talaga kami, kung kanyari, 10 po yung sabi na, 10 po yung dating ng doktor. Nakikisuyo na lang ako dun sa secretary na, kung pwede bang, pag nandiyan na yung ano, yun po, parang kami na... Sa PGH daw meron, hindi ka nag-apply? Nakapag-ano na po kami dun po. Sa 2025 nga po kami naka-schedule, year 2025. Pumila ka sa PGH? Opo, nag-apply. Tapos, ma-accommodate yung anak mo, mabigyan ng ma-check-up siya. Para may show ng certificate. Kailan naka-schedule? 2025 pa po. Kasi ano 2025? Year 2025. Kasi ang dami po, marami daw po talaga nakapila din po. Nag-inquire ka na sa De La Salle? Sa UMC. Yun sa UMC. Nung buhay po yung asawa ko, yun nga po na, nung January nga po na pinasa namin dito sa PIDAW na hindi nga tinanggap, yun nga po ang sinabi na pamili nga daw po ako kung sa UMC Las Piñas. Sabi ng asawa ko, malapit lang tayo dito para kahit tricycle mag-arkila na. Ang schedule po sana namin doon noong April. Magkano daw sa UMC? Nung umano po kami, ang sabi lang po sa akin, 4,500 to 5,000 nga daw po. Madadali na naman yung konti kong pera dito. brother man, magkano yung pinag-gigas mo doon sa... Na-aksidente. May na-aksidente kasi sa naik. Kapag ang motorista kasi walang kasalanan, tinutulungan namin. Katulad nito, may widening yung DPWH, naiwanan yung puno ng kahoy. Ay madilim. Nakita ni Ryder pangit yung daan, kumanan. Nagulat siya, may malaking puno. Mag-asawa sila ng hospital na orthopedic. Eh, nalaman ko, yung palang project ng DPWS, na-report na completed na. Pero ang totoo, hindi pa. Kaya susulat ako sa DPWS na investigan ito. Kasi, katulad nun, wala ng pera, pero hindi naman natapos ang project. No? Ay, siyempre, nagpa-hospital yung mag-asawa plus hindi nakapaghanap buhay hanggang ngayon. Pag ganong kaso, tinutulungan namin. Pero kung sa investigasyon natin, kasalanan ng rider, eh, hindi ako natulong sa ganon. Sa iba na lang. No, kaya nagpipiro nga ako, kaka-gcas lang ng 10,000. Yes, kong. 10,000 po. 10,000. Hindi naman ako big time. Kaya lang, tumutulong lang. Hindi, ano, para hindi ka na mahirapan, hindi ka na pupunta sa PGH sa 2025. No? Tapos, ang hirap magbiyahe talaga pag ang anak mo, special child. Yes, ko. Danas ko sa kapatid ko yan. So, may tindahan ka? Opo. Anong tindahan? Grocery? Gulay? Sari-sari store. Pero magkano yung ano mo? Magkano yung sa hospital yung sa doktor? Para ma-issue ka ng certification? Mga 4 to 5,000. 4 to 5,000. 5,000 ano? Ako na doon. Ayan. Dukot ang madudukot. Bilang 1 2 3 4 5. Oh yan, magrenta ka ng tricycle, 6,000. Ang lalang magdadrive ng tricycle ha, ate. Ikaw. Pasensya na ha. Hanggang dyan lang kaya ko. Malaking tulong na po ito. O, bariyan na lang, o. Oh.
parang hindi ka na maghintay. So, pag nakakuha ka ng, napacheck up mo yung anak mo, mabibigyan ka ng medical certificate okay. Na yung findings ng doktor, talagang may problema yung anak mo. Okay. Yung kung sa developmental, yun nga po sa doktor na yun, parang yun na po talaga yung ibibigay niya. Tapos, pupunta na lang po kami ng PIDA office. So, makakakuha ka na ng ID sa DASMA. Sa DASMA. Sa PWD. PIDA office. Opo. No. Sa may tabi ng BJMP. Pero congrats, ha? Opo. Antibay mo, ha? No? Kailangan po, eh. No? Ako na lang po. Ikaw naman, paiyak-iyak ka dyan. Pag may sobrang kapela, minsan po talaga, mas madalas po talaga minsan sa kanila akong mag-asawa minsan nag-aano. Pag po may extra po talaga sila, minsan po kahit hindi po talaga ako nagsasabi. Sana lagi kayong may extra. No? Kahit di po ako nagsasabi. Kamag-anak mo ba? Classmate mo? High school. Ang galing mo naman, classmate niya ng high school mo. Swerte. Yung mga classmate ko ng high school, ang mabait din. Nakita ko po yung sitwasyon niya. Punta rin po kami personal din sa bahay nila. Then nakita ko nga po talaga yung dalawang bata na galing yung kalagayan. So, sabi ko, mahirap. Pero yung bahay niyo sa DASMA? Oo. Oh. Palipay. Taga roon talaga kayo? Bali na relocate mo. 1993. Ang probinsya mo? Ay, yung sa Pasay na po ako lumaki. Bali yung mother ko. Manila girl ka. Ang mister mo? Iloilo po. Iloilo? Hmm. Talagang kayong pinagtagpo ng panahon. Pero sandali lang. Bakit sandali lang? Eh, di ba namatay na po siya? Ilan taon siya nung namatay? 46 po. Kabata pa? Ilan taon ka na? 43 po. Mahilig sa karning baboy. Yun, pero po kasi ko, ang sakit po talaga niya is gout. Kaya nagulat po ako. Gout? Opo. Opo, brother Mark. Po. Totoo po, yun po. Nagsisigarilyo? Opo. Na umiinom. Si brother Mark, hindi pa tinitigil ang pagsisigarilyo. Naku, patay. Kasi alam niya, malakas siya sa akin. Pag siya'y nagkasakit, kahit sana ang ospital, pwede ko ipagamo. Pero nagbabawas na. Yes, Kong. Yan dati, 10 stick. Ginawa niya yung mga stick. Sa ano ko pa nga po kinuha yung asawa ko po sa Rizal. Kasi doon siya namatay? O doon po siya na. Kasi yung kung nilalabas po niyang van, siya yung driver. Sa Daraitan daw po yun. Parang magmamangon 10 years lang po yun. Tapos dinala siya dun sa... Kaya akala nung mga pagpupay, nung pumunta kami dun sa ospital, akala nila sundalo asawa ko. Kasi sa army station po na itakbo. Pero bro, okay ka. Classmate mo ng high school, pero ganyan, tinutulungan mo. May duda ako eh, baka sa kanya ka nang umupya, no? Hindi nga po eh. Sa akin ka. Tatanaw lang ako. Ako nga po nang ikaw? Opo. Hindi ba ano lang po, baka talaga lang kung may mabuting puso. No. Thank you bro, ha? Ba't naman dito mo sinamahan? Siyempre po, kayo unaw-unaw naisip ha. Slap po, sikom. Patalik tayo tulungan. Tawag nga ikaw po siya. Ikaw ba rider? Hindi. Naku, dapat din natin ito tinulungan. Hindi naman pala rider to. Pero fan naman po. Bawi. Fan naman po. Dahil kami naman, basta kaya, natulong. No. Kasi, alam ko kung gaano kahirap yung katulad. So, may lakad pa ako. Tawagan mo yung... Appointment. Ano po yung aking anak? Check ko lang. Text mo muna, tapos tawagan mo. Okay. Matutulungan ka niya kung anong style, anong dapat gawin sa anak mo, ano yung dapat painom, dapat pakain, lahat. Hindi ko nga po yung talaga kung pinagkakape, talagang as in gatas. Bawal ang kape, bawal ang soft drinks. Hindi po talaga yung sinas.
Gatas lang po talaga. Walang gatas? Hindi, gatas po po po. Tubig, butas, no? Hindi po sila nakain ng po. Kasi hindi nga po, yung bunso ko, kailangan po mga... Pati na yung picture? Mga basa po yung nakapain kasi diretso lumabas. Pagdala mo pa yung picture? Kasi wala, baka po kasi siyempre ay baka maisip na yung iba po kasi di ba paano yung ginagamit. Ay, nagka-suspetyoso mo nga ba ang suspetyoso? Hindi naman po, para lang po meron din pong ebidensya na talaga pong nagsasabi ako ng tutun. Yan po yung bunso, yan po yung panganay. Ito ang panganay? Opo, yan naman po nung namagaling mga tungo. Eh, paano magsususpetya sa'yo? Eh, ito nga kasama mo pa itong tatlong padrinos, no? Kaya nga po nung sabi nila kung may medical certificate ako, sabi ko wala nga akong medical certificate kasi nga, hindi ko pa napapansin. Hindi, okay na yan, ano? Oh, ikaw naman ay isang mabuting tao din, di ba? Okay. Oh, baka gusto mo samahan bukas, pag-drive mo. Pwede po. Oh, di ba? Alam mo, hindi masama ang tumulong. Huwag lang masyado. Kasi dalawa lang daw yan eh, impyerno at saka langit. Pag sobrang bait mo, baka lampas sa langit. Tumalbong ko mabait. Huwag masyado malang mabait. Pero, yung ano, naalala ko yung joke, no? Pinapili yung namatay kung sa impyerno o sa langit. Pero may test dun eh. Dun muna sa impyerno, no? Eh, ang ganda pala. Yung masaya. Tapos doon daw sa langit, puro kantahan lang ng Alleluia. Nung mag-decide yung namatay, mas pinili niya yung sa impyerno. Ay nung pagpunta na niya sa impyerno, mainit, mabaho, ginugulpi. Nagtanong siya doon sa nandun. Noon daw siya ay parang nag-inspect, nag-undergo ng test. Okay naman sa impyerno, kaya pinili niya. Sabi nung kausap niya, kailan ka ba galing dito? Kahapon lang, 24 oras pa nga lang eh. Alam mo ang sagot nung kausap? Eh, campaign period kahapon. Sakto. Kaya, pag campaign period, huwag kayong lalapit sa politiko. Ha? Sigurado. At sigurado, papayakuhan kayo ng magaganda. No? Okay, ang galing. Pilipinong nag-iisip ng mga jokes, no? Pati yung impyerno, ikinunik pa sa politiko, no? No, di, ibig sabihin, huwag kayong lalapit sa politiko pag campaign period, ha? Mapepeke kayo, ha? Sige, ganito, ha? Basta may problema, kaya namin itulong. Welcome kayo. Okay? Salamat po. Thank you. Ikaw nang iyak, huwag kang umiyak. Simple lang. Silent, umiyak ka kung may pera ka. Yeah. Sige, thank you. Thank you. Huwag ka naman.